Kamusta mga tol? Eto na ang inaabangan nating lahat o, Thunderport versus Makagago, Gilas versus Opa. Kinaya ba ng mga bata natin itong BTS? Ngayon maglalaro na ang pambato ng Gilas, yan ang breakdown natin ngayon. Pero bago yan, palike and subscribe sana mga tol. Salamat. First 5, pasok! Opa 1, Opa 2, si Kuya Cardo, Opa 3 at Opa 4. Sa Gilas naman, Bong Navarro, Papa Dwight, ay! Dilang Angel, Melchor Gaspar Baltasar at itong si Kwame Brown. Okay, game, first quarter. Medyo kabado betlog yung Gilas sa umpisa mga tol. Sinimulan nila dalawang tapon yung sabaw. Pinasa kay Papa Dwight, ayun, tapon ng sabaw. Tapos syempre, yung normal na depensa ng Gilas, diba? Patintero defense, diba? Kuyog talaga every time meron da drive. Ito yung tao ni Kwame Brown, oh, dumrive, diba? Kinuyog ngayon sa gitna. Lumabas ngayon yung tao ni Kwame Brown, pero andun pa rin siya sa ilalim, oh. Shooter yan si Kaliwete, diba? Take note mga tol, ha? Ang tao ni Kuya Cardo dito, etong si Melchor Gaspar Baltasar, eh. Hindi si Kwame Brown. Medyo weird to para sa akin, ha? Kasi shooter tong si Kaliwete, diba? So ngayon, mangyayari, maihila niyan palabas itong si Kwame Brown, diba? Ayan tuloy, patay yan! K-drama is life! Tingnan nyo itong play ng Gilas na to, ha? European style to mga tol, ha? Screen sa taas, pero tingnan nyo itong movement ng lahat ng player ng Gilas, ha? Lahat, continuous yung galawan, oh. Magandang screen niya kay Papa Dwight, na libre tuloy. Shoot, Papa! Ay! Tapos, tulad ng sinabi natin doon sa video natin about K-drama, sa fast break, diba? Sa gitna, si Kuya Cardo. Then yung iba sa tatakbo, doon sa 3 points, diba? Ayan na naman, oh, si Melchor Gaspar Baltasar yung tao ni Kuya Cardo na medyo weird talaga para sa akin, eh. Seal tuloy yan, tulong-tuloy si Kumami Brown, libre na naman si Kaliwete. Sharp passing ng K-drama, ang tagal na nila ito ginagawa, mga tol. Binato na yan, kalug naman. Classic talaga yan na K-drama offense. Da-drive, tapos kick out. Da-drive, tapos kick out na naman. Diyos ko, panahon pa namin nina-calmat kay Ding mga tol. Ganyan na yung ginagawa nila sa amin, eh. Effective talaga kasi ito para sa kanila mga tol. Kasi kapag dumarive sila, diba, at meron tumulong, delikado ka ngayon kasi puro shooter sa labas yan, eh. Tapos naa-atake pa nila yung mga close out tulad niya, no? Pinasa, nag-close out, isang dribble lang, iwan ka na kaagad, eh. Easy pa banda na yan, no? K-drama is life. Ito pa, oh, every time meron da drive, kukuyog ang Gilas sa ilalim, pati tero defense, eh. Tingnan nyo si Bongo, oh, tutulong na, oh. Pero biglang lumipat si Opa sa wing. Teka lang, bakit lumipat sa wing? Angles, mga tol, angles. Dapat alam nyo to, ha. Kung nag-stay siya sa top, mga tol, mahirap ipasa sa kanya kasi, bakit ba? Nakaharang si Bongo, oh. Simpleng lipat niya lang yan sa wing, sobrang dali na ngayon ipasa sa kanya. At the same time, lumayo pa siya ng konti sa depensa, di ba? Kaya huwag kayong tatayo-tayo lang kapag meron dumadrive. Ayan tuloy, patay yan. Tapos yung kay drama, tingin nila mga tol, mismatch talaga kay Kuya Cardo, eh. Ginagawa rin nila ito lagi, ha. I-screen sila kay Kuya Cardo papunta sa low post. Post natin uli. Ayun uli yung sinasabi kong weird para sa akin, no? Ang layo ngayon ni Kuwami sa ilalim, di ba? Imbis na siya yung nasa ilalim kagad kung siya yung bantay ni Kuya Cardo, buto niya lang tumulong to si Papa Dwight. Mintis tuloy yan. Ayan pa, oh. Screen na naman kay Kuya Cardo, di ba? Papunta sa poste. Nagkaroon ng switch tuloy yan. Tapos, pinasok si Kai. Ito talaga yung inaantay ko, eh. Lumopos, pumwersa. Wait lang. Ulitin natin. Ito yung pwersa ni Kai, oh. Meron ba kayo napansin dyan? Halos hindi na pa-atras, di ba? Ito talaga yung kailangan i-improve pa ni Kai, eh. Matangkad talaga si Kai. Parang panungkit ng Indian Mango, eh. Pero sa katawanan, mahina pa talaga, mga tol. Tandaan nyo ito, mga tol, ha. Merong upper body and lower body strength. Yung mga ganyang katulad ng bantay ni Kai, ang lakas talaga ng lower body niyan. Best examples natin dyan mga tol, ha? Chris Jackson, Chito Loizaga at Jerry Codinera. Pag bumao na yung paa sa low post, hindi mo talaga may aatras, eh. Dalawang tira ni Kai sa ilalim, ayun, kinuyog. Tapos miscommunication naman ang kay drama dito, oh. Sinasabi ni Kaliwete, kunin mo yan Kuya Cardo nasa corner. Eh kaso, hindi sumunod si Kuya Cardo, tigas ng ulo. Ayun, libre tuloy si Nieto sa corner. Nieto for 3, bang! Again, eto na naman yung weird para sa akin, oh. Si Bongo ang bantay ni Kuya Cardo. Si Kai, ang tao niya, sino? Si Kaliwete. Bakit ba weird? Si Kuya Cardo, mga tol, palagi ang pwesto niya saan ba? Sa ilalim. Si Kaliwete, saan ba ang pwesto niya palagi? Sa labas. So, saan mo ngayon gusto ilagay si Kai sa depensa? Sa labas ba o sa ilalim? Siyempre sa ilalim, di ba? Then, eto pa uli yung classic na kay drama offense, oh. Flare screens. Kita niyo itong screen na to ni Kaliwete. Tapos, sa taas pinasa ang bola. Diyos ko day, mga tol. Bistado namin ito ni Nakalman nung panahon namin. Ganyan yung ginagawa nila sa amin, eh. Sumalaksak tuloy yan. Eto pa yung isang reklamo ko dati kay Kai, mga tol, oh. Hindi siya masipag tumulong sa ilalim. Kung si Gobert yan, mga tol, naalala niyo ba? Kung napanood niyo yung mga breakdown natin just, di ba? Panigurado anong gagawin ni Gobert? Tutulong lagi sa ilalim yan, di ba? Pero si Kai, tao niya si Kaliwete na shooter sa labas. Hindi siya tumulong, ha? Si Bongo tuloy ang tumulong. Easy 2 points tuloy yan kay Kuya Cardo. Tapos, eto talaga yung inaantay ko dati pa. Yan, no? Naalibre sa tungkab sa 3. Ayan, sabay-sabay tayo mga tol. Sa 2, 3, tungkab yan. So, natapos ang first quarter, 21-12. Lamang kagad yung mga opa, ha? Commercial, pasok.
Sa second quarter, andun pa rin yung weird na matchups eh. Si Melchor Gaspar Baltasar kay Kuya Cardo pa rin at hindi si Kwame Brown. Ayun tuloy, kinain na yan oh. Pabanda yan. Ang simple talaga ng plays ng mga K-drama, di ba? Yung mga da-drive, tapos kick out, tsaka mga screens. Tsaka itong poste ni Kuya Cardo. Ayan, ipatintero na naman yung gilas, oh. Pasa-pasa, slightly late lang yung closeout dyan. Buti na lang, tungkab naman yan. Ayan pa, weird talaga, di ba? Nasa labas tuloy si Kwame Brown, imbis na siya yung nasa ilalim, nagbabanti kay Kuya Cardo. Notice nyo rito mga tol, oh, nagpapatintero sa ilalim, oh. Kick out, attack the closeout, ganun palagi, di ba? Paulit-ulit lang eh. Pero umalis yung nagpatintero dito, bakit ba? Bakit umalis yan? Remember mga tol, lahat ng OPA, shooter sa 3 points, kaya libre yung nasa corner, oh. Kailangan niyang balikan yun eh. Ayan tuloy, easy layup yan. Si Kwame Brown naman, nagtatais sa simula, ayan oh, biglang tinira stress, palibagtain naman. Buti na lang mga tol, tumayo si Tamayo, ang gandang screen yan oh. Libre yan, pag tumayo, testigo, kay Susan tayo. Oh, ayan pa ulit oh, dribble. Hoy Tamayo, panikad dribble ah. Buti na lang na i-layup, malapit na kitang kususan eh. Ayan na naman yung weird na matchup oh. Tingnan nyo, sumalaksak si Opa, pero si Kai hindi man lang tumulong sa ilalim. Tapos si Melchor Gaspar Baltasar, siya pa rin yung bantay ni Kuya Cardo. Ayan oh, patay na naman. Tapos sa wakas mga tol, inaksyon na yung reklamo. Nareklamo doon na si Yeshkel. Si Kai na yung bantay ni Kuya Cardo. Pero tingnan nyo mga tol, yung lower body strength ni Kai oh. Dalawang bunggo, talsik sa loob. Bakit ganyan ha? Eh kanina si Kaliwete, hindi nga maiatras ni Kai eh. Kasi mga tol, medyo mahina pa talaga ang lower body nito ni Kai ha. At saka mga tol ha, pag ganyang matangkad ka, kailangan mo talaga ibaba ng gusto yung center of gravity mo eh. Tingnan nyo itong binti ni Kai mga tol, halos diretso diba? Ganyan din ba kayo pag dumidepensa kayo sa low post? Diba ang ginagawa natin, binabali natin yung mga tuhod natin. Na halos parang nakaupo na nga minsan eh. Tingnan nyo yung pwesto ni AD dito oh, ang baba diba? Tingnan nyo itong pwesto ni Rodman dito oh, ang baba diba? Pero kahit tumalsik si Kai, ang habang panungkit ng Indian Mango talaga niyan eh. Hindi basta-basta makakatira si Kuya Cardo, 'di ba? So pinasa yan palabas, pero kahit pinasa sa labas 'yan, asan si Kai? Nasa ilalim pa rin, 'di ba? O 'di ba? Tama na 'yung pwestuhan. Kaya reklamo ko na reklamo eh. Aba, ito ko magreklamo sa barangay. Ayun, rebound ni Kai tuloy 'yan. Ayan oh, si Kai pa rin ang bantay ni Kuya Cardo, nasa ilalim, 'di ba? May sumalaksak. Sinalubong ni Kai baon sa pansitan, o 'di ba? Simple matchup change lang, tumatama na ngayon ang pwestuhan. Importante talaga to eh. Okay. Kaya naman ngayon, babawi, bumomba. Hindi man lang nai-atras ni Kai, pero biglang pumihit yan, sumabit sa panungkit. Foul ka dyan. Then dito naman magaling si Kai mga tol. Kanina binuburo natin yung mga poste niya eh. Mahina pa kasi talaga siya sa pwersahan eh. Pero kapag galing sa labas, hanga ko dito kay Kai mga tol. Ayan oh, pumihit, ang ganda ng footwork, di ba? Pabanda yan. Ayan pa, oh, galing sa labas, di ba? Bigla sumalaksak. Tingnan yung depensa ni Kuya Cardo, oh. Pero tingnan nyo naman ang haba ng panungkit ni Kai. Andun lang sa may siko yung depensa ni Kuya Cardo. Hindi talaga maaabot eh. Haba eh. Patay ka tuloy dyan. Tapos si Flying A, oh. 40 seconds sa titira, ha? 40 seconds. Nag-quick play ang gilas. Naibagsak sa kanya. Binomba pa. Pasok yan. 35 seconds pa natitira after mashoot ng gilas. Eto mga tol, yung tinatawag natin na 2-4-1. Ganito kasi yan mga tol. Ibig sabihin, kung 40 seconds pa natitira, 24 seconds lang ang shot clock, diba? Technically, parang may tig-isang tira pa yung parehong team, diba? Kasi, kung ubusin mo yung 24 seconds, diba? Ano may titira? 16 seconds pa yung matitira, makakatira pa yung isang team. So, tig-isa kayo. Pero, kaya 2-4-1 ito kasi ititira mo kagad. Kunwari, mga tol, gagamit ka ng 5 seconds lang, nakatira ka na. E, anong mangyayari? 35 seconds pa matitira sa oras, diba? So, ngayon, kahit gamitin ng kabilang team yung buong 24 seconds, mayro pa rin natitirang 11 segundo para makatira ka ulit. Kaya dalawang beses ka tumira, yung kabila, isang beses lang. Kaya 2-4-1. Best in math talaga ako mga tol eh. Weh, sige nga, 7 times 8. Pinaglolok mo na naman ako eh, 54! So dahil dyan, nakatira pa ng 3 points itong si Kwame Brown. O yan o, patay yan. So natapos ang second quarter, 44-36. Naka 5 points pa yung gila sa last 40 seconds. Dahil doon sa 2-4-1 ha. O, commercial mo tayo, tatay lang sandali.